Ito ho ay Kateter, tapos ito ho ay si Milya. Kumbaga ho, aring dalawang aray ay lagi magkasama. Siyempre, panibagong buhay, panibagong araw, panibagong pag-asa. At babawi ho tayo, ipinaiay na ho ulit namin, aring isa naming inahin. Siyempre, babawi ho tayo at titingnan ho natin kung ano yung performances sa pangalawa niyang panganganak at pagbubuntis. O, makikita niyo naman po kalalusog at kalalaki na ng mga biik na alaga namin ng tatay. Sa nag-aalaga ng baboy, malaking bagay ho na may alam tayo sa pag-AI para in case na need ho natin magpa-AI sa ating mga inahin ay alam na ho natin ang gagawin. Hindi ho ako nakapag-love stay yan dahil nga ho napakaaga ni kuya dumating at hindi ho ako prepare. Pero wag ho kayo mag-alala dahil nagugis naman po ako ng kamay at nag-alcohol. Kung magtatanong po kayo sa akin kung mahirap po ba ang pag-AI o pagpapasok ng catheter sa ari ng baboy, hindi naman po mahirap, medyo kakabahan lang ho kayo sa una dahil nga ho syempre hindi pa ho kayo sanay. Pero pagka sa susunod at nasanay naman ho kayo, alam nyo na ho ang gagawin. Malaking bagay po para sa akin na matuto ng ganitong bagay dahil malaking pakinabang po ito lalo na ngayon na may ASF pa at kailangan po natin magdoble ingat at magdoble higpit po para sa ating biosecurity. Pagka alam na ho natin yung ganitong bagay at kaya na ho natin mag-DIY ng AI sa ating inahin, ay mas mapapadali po ang ating trabaho. Kumbaga ho ay pagka alam na natin ang gagawin ay hindi na ho natin kailangan humingi pa po ng tulong sa mga eksperto at saka sa AI technician. Ayon, matapos po ako turuan ni Kuya magkabit ng catheter at hindi na ho siya natatagtag, ay ikakabit ko naman ho aring si Milya na ipapasok po natin sa ating inahin. Kumbaga ho, ito yung magsisilbing ano ba ba? Ay alam niyo na ho yun. I-explain ko pa ho paano para saan yung si Milya yun. Alam niyo na ho yun eh. Dine ho ay dinadasal ko na sana ho magpositive at magbuntis na nga ho itong aming inahing ito. At sana po ay makabawi na kami sa kanya sa kanyang pangalawang pagbubuntis. At sana po ay pag siya'y nanganak ay kanya na hong alagaan ang kanyang mga anak. Dahil nga ho yung unang panganganak niya ay sobra siyang na-stress at hindi niya ho kinilala yung kanyang mga biik. At ang natira lamang ho sa anim niyang anak ay isa. Buti nga ho natira pa yung isa. Ngayon ho'y malusog na at mataba-taba na. Ay nakakagigil na ho at nakakatuwa. Kami ho'y kilala eh. Kilala kaming kanyang tagapag-alaga. Magugulat ho sa akin ng tatay at magtataka yung bakit marunong na ako mag-AI sa aming inahin. Siyempre ho, kailangan kong i-practice ito. Kailangan ko ho matuto ng mga ganitong bagay para ho sa susunod. Ako na ho ang gagawa na rin at ang tatay ho ay taga-suporta na lang sa tabi. So magsasabi di yan, bakit ho hindi ako nandidire? Business to, huwag ka mandidire sa business mo. At advice ko lang ho sa mga magpapa-AI at nag-dihit na ho yung inyong inahin, ang pinaka-best way pag-AI sa ating mga inahin ay kapag ka sila ay nag-i-standing hit na, yung ganilang itsura nila. Tulala na baga, parang bataw, at hindi na nagalaw. Buntis ka ngayon. Sa ikaw 21 days ho na re, pag-ari ho hindi na nag-hit ulit, it means nag-positive ho yung ating pag-AI. Kumbaga ho ay nag-work ho ang ating magic. Ayan, bago po kami magpa-AI, syempre ho, in-assure muna namin na kami lang ho ang priority pupuntahan ng aming technician at magdadala lang si Milya para sa aming inahin. Para ho makasigurado kami na hindi sila yung carrier ng virus na magkakos ng ASF sa aming mga baboy. Although, sobrang risky po nung ginawa namin dahil nga may ASF pa, pero kailangan pa rin po namin mag-take risk with precaution po. Huwag po kayong mag-alala, lahat po na makakapasok dito sa aming munting farm at bago po sila pumasok ay inesperen po namin sila ng disinfectant. Kahit ho ako, bago ho ako pumasok rin sa aming munting farm na are ay nililigo ko na ho yung pan-disinfect para ho makasigurado akong safe na safe. Ayan, maintain po ang paglilinis namin sa aming baboyan, sa aming piggery. Kung makikita nyo ho, pag umihi yung aming inahing baboy ay diretso na ho yung ihi niya tsaka dumi niya sa drainage, papunta ho sa septic tank. Kumbaga ho, diretso na po yung ihi at pupo ng baboy, papunta po dun sa designated na septic tank na pinagawa po namin. Kumbaga ho, yun yung pinaka best way practice ng kalinisan. Kumbaga ho, ay proper waste management para ho ma-maintain ang kalinisan sa aming munting farm. Oh, disclaimer lang ho. Magtaka kayo, bakit hindi ho ako nakikipig.
Tag-ulan po din sa amin ngayon, tapos nilaban po yung PPE namin kasi nga madumi na ho, ilang beses nang nagamit. Siyempre, kailangan po isampay. Eh, mahirap po magpatayo ngayon ng damit. Kaya, magpapakain po tayo ng piglet. Pero ang pakain po ho, gagagar na kaunti. Figure lang, baka naman. Katagal ko na nagpaparanig sa inyo, hindi niyo pa rin ako napapansin. Eh, siya, magtatapo ako. Ikaw, 49 days na ho ng mga piglet, kaya ang pakain ko pa rin po sa kanila ay Erluin Superstart. Saka 56 days na po ang mga piglet, ililipat na po natin sila sa walayan. Ililipat na rin po natin sila sa pagkain ng Hog Grower Starter, yung kulay dilaw po, yung premium. Oh, ilalagay ko din eh. Are! Are! Are yung Figrolac Premium. Para ho, syempre, mas mapabilis ang tubo ng aking mga biik, ang aking mga baboy. Kita na yun naman, kalulusog, diga. Takantaka ang mga tao, bakit daw ganun kalalaki ang aking mga biik? Syempre, alagang Figrolac yan. Ito ho mga biik ay naka-adlibitum, kaso wala pa ho kaming only feeder, kaya time to time, binabalikan ho namin sila para mabigyan ng pakain pagka wala na ho pagkain yung kanilang pakainan. Ayan, marami ho magtataka kung bakit meron kaming karne. Ano ho, yung pinaka-treatment container ng mga biik. Dito ho namin hinahalo yung gamot nila na pwede nilang inumin para makatulong po sa kanilang digestion. Yan. Siyempre ho, hindi naman ho pwedeng painom sa biik ang tulog galing sa barangay kasi nga po malabo, baka lalong lumala yung kanilang pagtatae. So, ang painom po namin sa biik ay mineral. Base ho sa experience namin, hindi lang ho dahil sa nalalambigan sila o sa pagkain sila nagtatae o naninibago. May chances din ho na baka dahil sa painom. Kaya hulit tatay yung mga biik. Dini po ay kinukwento sa akin ng tatay na napicturean pa nga daw po niya yung pupo ng biik na nakashoot sa painuman. Kumbaga ho ay siya tuntua at binibita pa ho sa akin. At ito nga po pala yung sinasabi ko sa inyong natirang biik dun sa anim na anak nung pinaiay nating inahing kanina. Malaki-laki na po siya at malusog-lusog. Pinaampun po namin yan dito sa pangalawa namin. Hey, hindi ko maniniwala. Ari ho, mineral pa ho ang painom namin. Nung una ho, Wilkins. Kasi ho, baka tagain kami sa presyo. Siyempre ho, marami yung magsasabi dyan na hindi ba kayo malulugi. Siyempre, hindi na mo... Siyempre ho, hindi na ho namin iniisip yung pangkalugi namin. Ang iniisip ho namin yung kapakanan ng mga biik, kung saan sila mas magiging malusog, kung saan ho sila mas magiging healthy, yung hindi sila magtatae. Kaya ho, mas okay na ho yung kampante na kami na mineral ang painom namin. Malaking tulong na ho sa amin yun. Wala, hindi na ho namin iniisip kung gaano kalaki yung gastos namin. Hindi ko naman ho ina-advise dyan sa mga nagsisimula pa lang sa backyard farming na mineral na ipainom nyo. Huwag nyo ho akong gayahin. Siyempre ho, nagsisimula pa lang ho ako, kailangan ko po ho matuto. Kaya hindi ko na ho iniisip yung gastos namin sa mineral. Mas mahal pa ho yung gamot sa stress kaysa ho sa pagbili ng mineral. Gano'n lang mineral, 35 pesos. Pag na-stress ka, malulungkot ka. Iisipin mo kung bakit nagkaganon yung alaga mo. Hindi ka kakain. Paano pag hindi ka kumain, magkakasakit ka o di problema mo pa yon. Mas okay na yung prevention. Better than cure. Kung makikita nyo naman po, naglalagay pa rin ako ng katol dito sa aming munting farm, sa aming baboyan, kahit o umaga dahil nga ho punong-puno na yung electric mosquito killer namin. Kumbaga ho ay punong-puno na eh, aalis na.